Dumating ang 12-member medical team from China para i-assess kung nasaan na nga ba ang Pilipinas sa pakikipaglaban sa pandemic. In their conclusion, the Philippines is facing the risk of being unable to cut off the source of the coronavirus disease. Ito si James, not his real name. Nakailang balik sa ospital bago siya tuluyang ma-admit for COVID-19. Punta ako ng ospital kasi nga may diarrhea, may body pains, tapos may lagnat. Hindi naman nila ako binigyan ng kahit anong gamot. Nauwi lang nila ako. Tapos, after a few days, tsaka bumalik ulit ng ibang, nagpunta ako ng ibang ospital naman kasi nga medyo nahihirapan ako. Pagkatapos ng isang linggo, pumunta na si James sa ikatlong ospital dahil lumala na raw ang kanyang sintomas. Dito na siya na-confine at tinest for COVID-19, kung saan positive ang resulta. Pero bago pa man lumala ang mga sintomas ni James, gumawa na rin daw sila ng sariling diskarte para i-isolate ang sarili sa bahay. Magkahiwalay na kami ng area sa bahay. Isa lang si James sa mga nakaranas ng mild na sintomas, pero hindi agad na-isolate sa kahit anong health facility. Isipin na lang natin na may ilan pang gaya ni James na may sintomas, pero hindi pa natetest at nakahalo pa rin sa community. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit mahihirapan ang Pilipinas na masugpo ang COVID-19. Ayon sa Chinese medical team, kahit mild symptoms pa lang, kailangang ma-admit na sila sa ospital para ma-monitor at maalagaan ng hindi na lumala pa ang kondisyon. Nagrekomenda sila ng ilang solusyon. Kailangan daw gumawa ng temporary shelters para sa mga pasyenteng may mild na sintomas para tuluyan daw maputol ang source ng virus. Ito raw ang ginawa nila sa China sa kasagsagan ng pandemic sa Wuhan. February 2020 pa sila may makeshift facilities na pinaglalagyan ng mga may possible infection. Sa Pilipinas, inumpisahan na rin ang pagkoconvert ng mga building para maging quarantine facilities for mild to moderate confirmed COVID-19 cases. Ito po mga facilities natin na bago. Ito po yung mga mildly asymptomatic, kailangan lang ng basic care. Kasi syempre limited din yung space sa mga major hospitals. At nireserve po natin yan para sa mga cases na mas malala. As of April 18, more than 200,000 na ang bed capacity nationwide for PUIs and mild cases of COVID-19. Nasa around 2,000 na rin daw ang bed capacity sa mega quarantine facilities. Pinag-uusapan na rin ang pagtatayo ng additional facilities para sa mga taong nakakaranas ng mild na sintomas pero hindi pa sumasailalim sa testing. Ibang facility po ang kailangan sa mga persons na hindi pa confirmed pero nag-exhibit na ng mild symptoms. Pinagpaplanuan na namin yung isang structure na may individual rooms. Kailangan nakasegregate po pag hindi pa confirmed na may COVID. Pinaghahandaan po namin yung pinaka-worst case scenario. Kaya kung makikita nyo po ngayon, ang dami ng mga facilities. Sunod-sunod po ang pagtayo ng facilities. Sa ngayon, naglabas na ng guidelines on expanded testing on Department of Health para sa mga uunahin matest for COVID-19. Habang hindi na-isolate o nahihiwalay ang suspected cases ng COVID-19, mahirap mapigilan ang pagkalat nito. Kung meron sanang mas konkretong plano at mas mabilis na pagkilos, mataas ang posibilidad na mapabilis ang tinatawag na flattening the curve. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth.